So, hello good po. Good morning, Sir Rollan. Nasa Zoom na po ba kayo? Yes, ma'am. Morning po. Morning to all. Ayan, so, before we start, so magkakaroon muna tayo ng short prayer and followed by our national anthem. So, let's proceed po. And good morning po muna doon sa ating mga nasa FBA. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin. Pakinggan mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay. At maisagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y naninikluhod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisip, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katrinuhan upang may bahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Ilagpo sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pagkos ay bukas palad na magkakaloob ng anumang tulong. Panalangin namin ang lahat ng ito. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kailas ng sinahanan. Oh,
So, ayan, thank you very much. So, nagpe-feedback pa ba ako? Pa-message na lang po doon sa ating chat box kung okay po yung aking audio. So, type 1 lang po kung okay yung ating audio. Ayan, so thank you very much po doon sa nag-response po sa ating chat box. So, before we proceed po doon sa ating training, syempre meron tayo mga guidelines and reminders po no during our online webinar. So this webinar po is screen captured and recorded po for documentations and social media postings and programs promotions. Naka FB live din po tayo today. So syempre po if you kung meron kayong gustong sabihin, so pwede niyo naman po na i-unmute yung inyong microphone. So kung wala naman po, so lagi po nating i-turn off yung ating mga microphones and camera kung hindi naman po siya kailangan. So do not share your screen or do any annotations. Observe proper decorum and etiquette. So use the chat box or yun nga, unmute if necessary. So next. So, regarding po sa ating certificates, yan, certificates will be provided to those who have attended the full durations of this webinar and answered the attendance and post-evaluation form. Yung links po will be posted in our chat box, so dun sa ating mga naka-FB Live. Ilalagay natin siya, ipopost natin siya dun sa FB page natin. So, yung ating attendance and post-evaluation, isang beses lang po tayong magka-attendance. Kasama na po doon yung post-evaluation. So, ibibigay namin yung link po after po ng training po ng ating resource speaker for today. So, make sure lang po na yung ating mga, yung ating forms na ibibigay po sa inyo ay properly filled out. So, kung full name po yung hinihingi, pa-make sure lang po na full name po yung ilalagay natin kasi yung po magre-reflect dun sa ating certificates ay kung ano lang po yung informations na ibigay ninyo. So kung halimbawa po na mali yung inyong name or yung full name nyo po, yun din po yung mag-appear sa inyong certificate. So make sure lang po na pa-provide po ng tamang informations dun sa pinifill up natin ng mga forms. So input valid and active email addresses na po kasi yung pong ating mga certificate, isinesend po natin yan through email po. So, make sure lang po na tama po yung mga email addresses na inilalagay po natin. For identification purposes naman po, so pwede nyo naman na i-rename yung inyong mga names dito sa Zoom. So, ito po, agency or office, then dash your name. Ayan. So, papakilala ko na po yung ating resource speaker for today po. So he is a co-founder and a training director of Creative Nations Academy and Adobe certified expert and instructor. So he is also a CompTIA certified technical trainer, a Microsoft innovative educator, a Kahoot verified educator, Edpuzzle certified coach, Kamis certified educator. So let us all welcome Mr. Rollan Banez. So sir, good morning po. Good morning po. Hello, good morning. Okay ba yung aking audio? Paki-check nga lang po kasi hindi pa ako nakapag-check dahil iba yung aking setup ngayon dahil meron akong konting meron akong kasama. Hello po. Good morning. Ayan. Hello sir. Ayan. Okay naman po sir yung ating okay. Audio. Sige, sige. You, baka mag-off ako ng camera mamaya kasi medyo mahina yung internet connection ko papunta dito sa taas. So, kung okay lang sa inyo. Importante kasi ito yung pinaka-screen natin. Okay? Ayan. Okay, sir. Pwede na po tayo mag-start. Thank you very much. Thank you, Ma'am La Arnie. This has been a great pleasure to me, lalong-lalo na this has been like my... Ilan na ba ito? Pang-anim na ba ito na, no, na session natin together with DICT Region 4A. And I'm so privileged to be here at this moment kasi in this session, I'm going to give you, based from our topic, yung mobile creativity on the go using Adobe mobile applications. So
kung kayo po ay mayroong phone, o in my case, ako ginagamit ko ay iPad dahil sa mas malaki yung screen size na pwede nating ilagay sa iPad. Pero kung kayo po ay gumagamit ng smartphone, okay lang po yun. Wala pong problema yon. In my case, ito lang yung available kasi sa akin on my end. Dahil yung aking phone ay Android. Actually, pwede namang Android, kaso nga lang mas mahirap mag-cast sa Android ng screen. Okay? Ayan. So, I'm just going to share my screen. Wait lang, aking entire screen. Para makita nyo lahat ng aking nandito. Okay. So, ayan. I hope you could see my screen right now. Pa-verify naman po kung nakikita nyo yung aking screen. Yes po, sir. Ayan. Thank you po. Okay. So, I'm just going to plug some events that we're going to have sa Creative Nation Academy. Some of the events na nandito is already happened, pero yung iba dito upcoming pa. So, I'm just going to make sure na ito po ay on a comprehensive, like, general level. So, last time, we did a session for Guide to Building Better Logos with our guest speaker, Sir Alan Mark. He's an educator also. Makikita nyo po ito sa aming YouTube channel. Makikita nyo po. This is still open for all of you to watch and enjoy. The only difference right now is that yung aming po mga e-certificates sa Creative Nation Academy is based via dun sa aming subscription model. Meron po kaming nilaunch na subscription model, which is kailangan po kayo ay VIP access member para po magkaroon kayo ng e-certificates to all of our training materials. Okay? And then, sa susunod po, we have like this week, sa end po ng ating week is April 22, meron kaming drawing and painting using Adobe Fresco. After that, meron tayong session naman on introduction to Adobe Substance 3D apps. Every week po yan, napapansin nyo, meron tayong mga sessions. And yung part 2 po nito is, alam ko, parang April 25 ba? Ma'am La Arnie, no? April 25, yung para sa ating part 2 ng session natin na ito. Yes po, sir. April 25. Ayan, okay. So, meron din po kaming ongoing na ACE Education Roadshow. Alam ko hanggang May na po ito. Meron kaming May session with a lot of schools and universities dito sa Pilipinas. And if you're interested to join this roadshow, alam ko ginawa na natin ito sa DICT eh. Yung ACE Level 1 and ACE Level 2. Ito rin po yon. But this one is formatted sa mga higher education or sa CHED. Yun, tama. Higher education. So, if you're interested, yung ating po mga schools, kung kayo po interested to join that program na ginawa namin, you can definitely like message me para po dun sa ating availability ng schedule. Kasi marami na pong available, marami na pong schedule na ano na fill up hanggang ano na, actually hanggang third week of May, fully booked na. Pero okay lang po yan, ilagay natin para ma-secure natin yung inyong mga ano mga slot, yung inyong mga allocation. Ayan po. Message nyo lang po kung kailangan nyo po ako para dito sa session na to. It's for free. Wala po kayong babayaran. This is done virtually para po ma-certify yung inyong mga teachers at saka inyong mga students for their Adobe skills. Ayan po. So walang bayad yan ha. Walang bayad po yan. And para po dun sa ating mga nanonood ngayon, ating audience, ang pwede nyo pong maitulong sa amin sa Creative Nation Academy, kasi po ito ay ginagawa namin simula pa noong 2020, is number one, you can subscribe and watch the videos that we have sa aming YouTube channel. Or, if you really want to like contribute a lot on the channel, you can do the subscription po na in-offer namin. You can definitely check it out. Pag nag-join po kayo, meron po siyang VIP access on which lahat po ng aming mga videos you can get.
Meron po pala akong ano, I just want to ask for your help also. We have like, I have a TikTok account para po dun sa ating mga ano bang tawag na ngayon? Gen Z's, Gen A, tawag, alam po narinig parang Generation Alpha na ngayon. I have a TikTok account on which you can learn a lot of things din. Ito po, as you would see. Kakagawa ko lang nito like a month ago. And ito po yung aking mga content. So anything about Adobe, creativity, technology, mga tawag doon na artificial intelligence, meron akong mga content on that as you would see here. Yan. So kakagawa ko lang po niyan and something went wrong. Okay? Ayan. So let's proceed on doing mobile apps creativity on the go. So ano bang magagawa natin? As you would see here, kitang-kita nyo na po yung aking iPad na ginagamit. And I would like to encourage kung kayo po ay may mga questions, ilagay nyo lang po sa ating chat box dahil gustong-gusto ko na nababasa yung ating, tawag doon yung ating mga feedback. Dahil gustong-gusto ko na ano, nagbabasa ng inyong mga feedback. Ayan po. So, lipat ko lang ng konti dito sa gilid ha, para mababasa ko rin yung inyong mga chat pa sa gilid. Ayan. Okay. Ayan. Okay, so let's start. Baka, sino po sa inyo ang may mga hawak na devices ngayon? Like mobile devices, smartphone, tablet. Paki-comment nga po, number one, para po dun sa ating may mga dalang devices dyan. Ayan, so, titignan ko muna ang inyong mga chat sa gilid. Pwede ko pang i-hide yung aking self? Kaya lang, hide ko muna yung aking self. Pwede bang tanggalin yun? Sige, tatanggalin ko na muna yung aking stop video. Ayan. Wala muna akong face para hindi kita dito. Ayan. Okay, marami. Maraming salamat po sa ating mga nag-reply. Ang dami ng mga... Okay. Salamat po. So right now, ako ang ginagamit ko is that I'm using an iPad. Hindi naman siya sobrang bago. Hindi din siya yung mga iPad Pro. Hindi po ganun kayayamanin ang inyong abang lingkod. Ano lang to, mamumurahin lang na iPad po ito. As you would see here, I have installed a lot of Adobe applications na pwede nyo ma-install. Hindi lang po ito sa iPad, pwede rin gumamit ng Android. So meron din po Android version nito mga applications na to. Mas ginusto ko lang po na gamitin yung iPad kasi mas uniform yung approach. Ibig sabihin ng uniform, consistent. Let's say kapag mayroong ganitong application sa iOS, pare-pareho yung kanyang look and feel. Hindi katulad sa Android na parang hindi updated yung ibang applications, sa iOS po updated lahat palagi yung applications. Okay? Ayan. So, meron ba si inyong mga Adobe ID dito? Paki-comment nga po 2 kung kayo po ay mayroong Adobe ID. Check lang po natin ha. Adobe ID. Meron po bang attendance? May attendance po yan mamaya. Huwag po kayo mag-alala. Magkakaroon po ng attendance mamaya at maglalabas po ng link. Okay, so meron dyang wala. Okay, so para po dun sa walang Adobe ID, I'm just going to open a browser for you para po makuha ninyo kung paano gumawa ng Adobe ID. So ganito po, open lang ako dito sa kabilang side. Tapos adobe.com. Ay, baka hindi lumabas yung aking baka lumabas yung account ko dahil sa... check ko lang ha. Adobe.com. Ayan. Naka-incognito po ako para makita nyo kung paano gumawa ng Adobe ID. So, continue lang ako to Philippines. Nag-open lang po. Pumunta ako sa Adobe.com. Tapos open using the Philippines na website. And then, meron kayo makikita ditong sign in. Pag-click ko lang sign in. Pwede kang gumawa dito ng create an account. Yan po. Oh. User create account. Or... pag-click natin ng create an account, gagamit lang po kayo dyan ng inyong email address na ginagamit sa inyong Facebook. Actually, pwede nyo magamit dito yung inyong Apple ID, Google ID, or Facebook account para po makagawa kayo ng Adobe ID na kukonect sa inyong dalawang account. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng time para po dun sa ating mga walang Adobe ID. Habang yung mga meron pong Adobe ID na, okay na po kayo, set na po kayo sa ganyan. Okay? So, tignan ko lang po ha, sa ating chat box yung inyong mga reply.
Yan. Okay? So hopefully magkaroon na po kayo ng mga Adobe ID on your own. Ang tanong, bakit ba kailangan natin ng Adobe ID? So ito pong Adobe ID enables you to save your files and to access all of the subscription products na meron dito kahit po siya ay trial. Meron pong trial period si Adobe po para po sa inyong paggamit ng mga apps na ito. Lalo na kung kayo po'y gumagamit ng Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects that you can use for 7 days. Yun po yung para sa desktop version o yung mga sa computer mismo. Pero kung kayo po ay gumagamit ng mobile apps, katulad nung pinakita ko sa inyo sa screen, nandito po, balikan natin to. Ito po ay for free. Ito mga applications na to, yung nakikita nyo sa Adobe mobile apps, for example, ito, kita ko sa inyo. Lahat po yan is for free. Lahat po yan ay pwede nyo magamit kahit wala kayong subscription o binabayaran na subscription para po sa mga products na ito. Ano lang po ba ang difference? Ang difference lang po nito is that kapag gumamit kayo ng merong bayad o subscription, pwedeng automatic po nag-uusap yung inyong desktop application at inyong mobile application ng walang problema. As in, like, ano siya, parang isang buong ecosystem o isang buong extension yung pwede nyo magawa using the mobile apps. Pero kung kayo naman po ay hindi naman importante sa inyo yung kumoconnect kayo sa desktop, okay lang, walang problema. Magagamit nyo pa rin itong mobile app kahit wala po kayong binabayaran at kahit libre po yan. Okay? So I just want to set this clear sa atin po mga attendees na kahit po kayo ay walang subscription, wala kayong binabayaran ng subscription dito sa Adobe Creative Cloud, kayo po ay pwedeng makagamit ng kanilang mobile apps. Okay? So clear po ba yun? Paki-comment nga po clear kung maliwanag po yung aking paliwanag. Ayan. May question na, hello po, naka-member na po ako sa Creative. Yes po, kung kayo pinaka-member na, depende po yan sa access. For example, kung kayo ay VIP, you can get to see all of our exclusive videos. Lalong-lalo na po yung bago ngayon. Meron kaming bagong nilabas nga nung last week lang na pwede kayo makakuha ng e-certificates. Okay? And marami pa po, pag tinignan nyo yung pinaka-channel, makikita nyo, members only access, meron na po kayong ganun. Okay? Yan, so clear. Okay. I just want to give some emphasis on this also. So meron kayo makikita dito kapag nag-install po kayo ng Creative Cloud on the desktop. Meron kayong papansin dito sa ako nag-install po ko dito Creative Cloud. So kung kayo po ay pwede niyo pong gawin din ito. Ang difference lang is I just want to emphasize this. So pag binuksan ko po yung application na yan, huwag po kayong mag-alala kung wala kayo nito. I'm just explaining this na parang slideshow ko para sa inyo para maunawaan niyo po kung paano po gumagana yung buong system nila in terms of the creative applications. So yan po. I'm just explaining this na parang slideshow para po sa inyo. So wag niyo pong alalahanin na bakit nandito sa screen na to? Paano ko gagawin yung screen na yan? Anong na-download ko? Wala po. Wag niyo pong isipin yan. Mamaya po, tuturo ko sa inyo yung mga kailangan yung i-download para po sa session na to. At para din po sa session 2. Okay? Ayan. So, pag nakita niyo po dito, this is your Creative Cloud dashboard. And what you can see here is the versions of the application itself. So, as you would see here, meron tayong desktop applications. Yan po yung ginagamit sa computer ninyo. Lahat po yan. Okay? So, at meron tayong emphasis ng ating session ngayon, which is the mobile applications, as you would see here. Nandito po. Ayan, no? Mobile. Okay? Kasi po, meron siyang mga categories on which you can take advantage of all of these technologies whenever you are. Sabi nga niya, nakalagay, be creative anywhere. Kaya ang focus natin ngayon is for mobile apps is that ngayon po, for example, na-traffic kayo or meron kayong idle moments na ginagawa sa inyong pagta-travel, minsan binubuksan natin yung ating mga phone, di ba? Sino sa inyo yung minsan kapag nasa travel ay nagbubukas mo na ng phone tapos iba nag-Facebook. Paki-comment nga, yes, sa mga gumagawa ng ganyan. Di ba?
ako guilty as charged. Pero lately, alam niyo naman, hindi tayo masyado nagtra-travel. Pero before the pandemic, di ba, mag-check muna tayo ng email, tignan natin kung ano na nangyari sa office, di ba, ganyan. So, mobile has been a part of our like creative process when we want to utilize our downtime, kung magkatawag nga nila downtime. Okay? I check ko lang yung ating ano. Yan, yes, very yes. Thank you po sa ating mga ano. Ayan, so iba nag-edit pa ng ano, di ba? Nag-edit pa ng inyong mga designs. Sandali, inom lang po ko ng konting tubig. Okay. So, nandito nga tayo sa Creative Cloud. Makikita nyo yung mobile version nito. And meron din siyang web version, as you would see here. Meron din siyang web version. So, I just want to give you also like a hint na in the next few years, marami din po mga lalabas na mga web applications. Like photo, actually, may lumabas na. Merong Photoshop for the web. Merong Adobe Express, kung kayo po ay familiar dyan. Na pwede kayong gumawa ng mga creative works ninyo by just using the browser. Yan po. Pero right now, let's go back to mobile. And as you would see, meron na pong mobile version or smartphone or tablet version si Photoshop, Illustrator, Adobe Express, Creative Cloud, Photoshop Express, Lightroom. Meron mga users ba ng Lightroom dito or Adobe Express? Paki-comment nga po para dun sa mga Adobe Express users, paki-comment nga po 3. Para dun sa ating mga Lightroom users, paki-comment nga po 4. 4, yan. Diba? Check ko lang ha. Ayan, so meron tayong mga Lightroom tsaka mga Express users. And I want to also give you like an overview kung paano gumagana ito pang mga ibang mga applications like Premiere Rush. Let's say gusto nyo habang nasa labas kayo, nag-i-edit kayo ng video, di ba? Kunwari, gagawa kayo ng TikTok video, pwede nyo gawin yan using Premiere Rush. Kung gusto nyo mag-painting, meron pwede nyo gawin yan using Adobe Fresco. Yan naman po, i-cover natin sa day 2, yung Adobe Fresco. Hindi naman siya fully in-depth, kumbaga parang overview lang kung ano yung mga tools, ano yung pinaka-useful na mga features. Kasi pag ginawa ko yun, yun na po yung gagawin natin sa April 22 naman na session. So yung April 22 po natin na session, it's fully focused on in-depth kung paano gumagamit ng Adobe Fresco. Itong ginagawa natin for na-mention ko sa Adobe Fresco on this portion is just an overview, parang simplified version. Okay? And also, meron tayong Adobe Aero kung gusto nyo pong gumawa ng mga augmented reality scenarios. Meron po yan ganyan, no? Applications or messages. And isa sa mga bibigyan natin ng focus is tong Adobe Capture. And ako nga nagulat ako nung nakita ko tong Adobe Capture ngayon. It's marami na siyang mga bago na hindi ko pa siya na-anticipate. Actually, baka first time ko lang din siya magawa. So I would highly encourage all of you, regardless kung kayo po ay nasa Android, nasa iOS, to download this application. Ang tawag sa kanya, Adobe Capture. Okay? So, i-click mo muna itong send link para i-open ko siya. Wala pala ditong actual na send link. Send capture link pala yung nandito. Okay? Kung kayo po ay merong pang QR code na reader, pwede nyo pong i-shoot itong ating QR code dyan sa taas. Tingnan natin ano ba lalabas kapag email. Or hanapin nyo na lang po sa ating sa App Store po ninyo yung Adobe Capture. So bigyan ko po kayo ng time para dito. Adobe Capture. Hanapin nyo na po. Adobe Capture. In my case, kunwari, demonstrate ko sa inyo. Punta ako dito sa aking iPad. Lilipat lang po ako para pakita ko sa inyo. Nasaan yung aking App Store? Hanapin ko lang dito yung aking Adobe Capture. So, palagay natin kung kayo po yung naka-iPhone, kung kayo po yung naka-Android, hanapin nyo lang po. Lagay natin, search. Capture, di ba? Capture. Search. Yan. So, meron dito, ayan na. Nandito na po sa akin, naka-open na siya. Adobe Capture. Yan, nandito sa gilid, yan o. So, press natin yan. Hindi pala siya updated. Alam po na-update ko na to eh, pero not sure bakit may update na naman siya. Ah, oo. Meron kasi mga bagong lumabas ngayon sa Adobe.
Tuesday ng or Monday na sinabi nila mayroong mga bagong update. So mamaya na natin update 'yan. Okay? So I hope yung iba po sa inyo nakapag-download na, bigyan ko kayo ng time. Like mga 2 minutes for this. Baka may mga questions kayo, I will gladly entertain them bago tayo mag-start ng ating actual hands-on activity using this application, yung Adobe Capture. Try ko nga kung ma-update ko siya, tingnan ko. Para pinaka-updated tayo. Baka sabay, para sabay-sabay yung ating ginagawa. Update ko muna yung Adobe Capture ko. Ay, mabilis lang pala. Sige, tignan ko muna yung chat para po doon sa ating mga questions. Baka may mga talong kayo. So again, ang ginawa po natin ngayon, I just gave you an overview kung ano yung meron sa Creative Cloud, ano yung mga like parts niya. Meron tayong desktop, meron tayong mobile, meron tayong web on which yun yung pag-aaralan natin ngayon. And I also given you the link for Adobe Capture. Yan po, meron ditong QR code. Pwede rin kayo magpadala ng inyong ano, via SMS or email. Gusto nyo pong email kung paano siya lumalabas o paano siya i-download, nandiyan na po. Okay? Yan. I-check ko lang yung aking chat box ha, para po sa inyong mga inputs. Ayan. Wala niyan lahat? Bakit wala lahat? Kahit po isa, ano lang po, ito po yung ano, Adobe Capture. Teka, hanapin ko na lang din dito sa atin sa website. Pakita ko po sa inyo, nasa na ba yung website nila para dito. Adobe Capture, adobe.com. Teka, nasa na yung App Store ko? Wait lang. Buksan ko yung Sidekick, which is... Hanapin ko Adobe Capture para po dun sa mga gustong magano. Ang pinakagagawin po natin ngayon is using mobile device. Wala po tayong gagamitin na desktop application. So ito po. Copy and paste ko to para sa inyo, para po dun sa inyong mga, para makita nyo na agad siya. So ilagay ko sa ating chat box po ito. Ito yung URL para sa gagawin natin. If you have your device with you habang nanonood kayo sa inyong desktop, mas maganda po yung experience kapag ganun. Ayan. Ako po yung naka-laptop lang din para ipakita ko sa inyo yung nasa mobile version kasi mahirap naman na ano eh. Ang liit na nga nung screen ko sa smartphone, doon din ako naka-zoom tapos nilipat ako, mahirap 'yon. So talaga naka-desktop ako by default. And then naka-project po yung aking iPhone dito sa iPhone tuloy. Yung aking iPad para po sa inyo, para makita nyo kung paano siya ginagawa on the activity itself. Yan. So, yan. Okay? Paki-comment nga po kung meron pong, sino po yung mga naka-install na. Pero actually, kung kayo po ay, okay lang po, kung wala kayo na-install ngayon, pwede rin pong panoorin nyo muna siya kung paano siya gumagana, para po malaman nyo kung paano yung pinaka-process nito. Okay lang yan. Actually, okay lang kung kayo po ay walang actual device ngayon na ginagamit. Pwede nyo rin balikan po yung ating replay para po kung sakaling meron na kayong access sa device na yon, eh magawa natin. Diba? Ma-hands-on natin yung ginagawa natin. Okay? So yan. I-open ko na lang po muna yung aking Adobe Capture. Ha? So yan po. Adobe Capture po yan. Okay. So tingnan natin. Ayan, may mga done na. Maraming salamat po sa ating mga done. Nakapag-download na. Okay. Thank you po. Sige, hintay lang natin ng konti pa yung ating mga ibang attendees. O baka may questions kayo, lagay nyo lang po sa ating chat box again. Gusto ko talaga yung ano eh. Gusto ko yung interactive yung ating usapan. Kung meron ko yung mga questions. Ayan, okay. I-check ko lang po. Ayan, may mga download na. Naka-FB Live po ba tayo? Yes po, alam ko naka-FB Live po tayo ngayon via the ICT Region 4A Calabarzon. Pagkaalam ko, Calabarzon ata. 4A Calabarzon. Okay? Ayan, all good na. All good. Okay, so lipat na tayo sa ano ha? Lipat na tayo dito sa ating iPad. Dito na tayo mag-focus ngayon ha. So, gawa na po tayo ng demo. Demo na natin sa inyo kung paano gumagana to. I'm just going to
move the chat box here para kita ko po yung inyong mga responses habang nandito naman ako sa kabila. Okay? So, paki-comment nga po, demo, para makapagsimula na tayo. Demo. Yami na, maglagay na po ng demo. Sige. I'm just going to take my time kasi hindi naman tayo nagmamadali. Wala naman tayong karera na gagawin. And yung gagawin ko po for this session sa Adobe Capture is an in-depth discussion on this para ma-demonstrate ko rin sa inyo at magamit mo to into everyday work. Actually, ito yung gustong-gusto ko bigyan ng focus right now. Kaya pag nakita nyo dun sa ating poster, nakalagay Capture, Adobe Capture po yung nakalagay na logo kasi ito yung pinaka-emphasis natin on day one. Okay. Okay, so yan. May mga nagsabi na po ng demo. Okay. Ang tanong, para saan ba tong Adobe Capture? Ano ba nagagawa nito? Pwede ka ba magsaing, maglaba, mag-alaga ng 2-year-old daughter mo? Katulad ng ginagawa ko ngayon. Kaya napapansin nyo, merong tumutugtog na parang nursery rhyme sa gilid. Yan po. Ang kaya nyong gawin dito sa Adobe Capture is from the name itself, pwede kayong mag-capture at kumuha ng mga assets from the real world. Diba? Imagine nyo kung meron kayong mga patterns dyan. Kung nakikita nyo po yung aking dito sa taas dito. Yan. Ito po example ng aking ginawa. This one is for 3D assets. Nakita nyo ito. Galing lang po yan sa mga pinicturan ko. Kasi picturan mo lang yan. Tapos, pwede nyo siyang gawing 3D materials. Yan po yung pwede nyo magawa dyan. Ito naman is mga... kinuhanan ko ng mga pictures, ginawa ko siyang vector, ginawa ko siyang pattern, ginawa ko siyang color. So, yan po yung nagagawa ng Adobe Capture. Napaka-powerful po nito at i-demonstrate ko sa inyo each and every module na meron sa loob nito. Okay? So, excited ba? Excited? Paki-comment nga, excited. Kung excited kayo na matutunan nito. Ayan. Okay. So start tayo. Ito yung mga nakasave ko na ito. So wala namang ano yan. Pinakita ko lang sa inyo yung demonstration kung paano siya gumagana. And ito po, gagawin na natin yung ating actual na demonstration. So kung kayo po, kakasimulan nyo lang, pwede nyong i-press yung camera dito, create with camera. Yan po talaga yung pinaka-essence ng paggamit ng Adobe Capture using the camera. So pag tap ko ng camera, napansin nyo, nandito ako sa aking, bedside right now. Makita nyo, meron siyang mga modules sa gilid. Meron tayong audio, meron tayong materials, meron siyang AI-powered materials. Sabi nga niya, use the camera to capture surface textures. Ayan, skip na lang muna natin. So, ito yung kanina pinakita ko sa inyo, gagawa kayo ng 3D materials. Okay. Pero unahin muna natin is itong tinatawag natin na, kanyari ito type, diba? Ano nagagawa naman ng type? Meron ako ditong manual, as you would see here. Pwede kong i-detect kung anong klaseng, ano bang tekstong ginagamit dito. Okay? So kung ako po sa inyo, pwede kayong kumuha ng any manual na nakikita nyo dyan sa harapan ninyo. In my case, ako meron ako nakaready dito. Yan. So pwede kong pindutin itong capture, itong camera. So pag pinindot ko po yan, tingin nyo kung ano mo mangyayari. So sabi yan, tap to select the text. So kunyari ito, tinap ko to. Ang mangyayari dyan is that pag pinindot ko yung checkbox, yan po ay magbibigay sa inyo ng suggestions ng, baka ito yung font na hinahanap mo, ito yung halos kapareho ng font na hinahanap mo. Yan po. So nakita nyo, gumagamit siya ng artificial intelligence na, baka ito yung gusto mo, ito yung pwedeng mas magandang gamitin. Yan. And i-download po niya yan agad-agad para ma-change na po yung text. Yan din po. Kunyari, ito. Medyo kapareho niyan. At marami po yan. This is using the internet for you to change it. Let's say, kunwari mas gusto ko ganito. Diba? Kunwari mas gusto ko yan. Change text. Ano, pwede kayong makita kung ano yung itsura nung lumalabas na ano na text at ma-recognize niya yung text na ginagamit niyo. Okay? Change text ulit tayo. Pwede nyo ring baguhin yung actual na lumalabas na preview. Alam nyo naman, napansin nyo to yung quick brown fox jumps over the lazy dog. Yan. Pwede ko siyang i-back. Pwede ko muna i-discard yung changes. And for example, let's say gusto kong makita naman kung ano kayang ginamit dito na font, di ba? Ito po, dinedetect niya yung mga fonts and which pag pinress natin again yung checkbox, bibigay ulit siya ng suggestions. Ano kayang font yung ginamit dito?
May time na hindi siya tumatama kasi depende sa internet connection speed ninyo. May mga ganyan nangyayari. In my case, baka dahil sa internet connection ko. Okay, back uli natin. Pindutin natin itong waterproof speaker. Press natin uli yan. And as you would see, magbibigay siya sa inyo ng inyong mga suggestions. Ayan. May time hindi siya tumatama. Alam nyo naman, hindi naman perfect lahat ng isang bagay. Pero in mastery, in time mastery, pwede nyo magawa yan. Okay? Okay. So, bigyan ko kayo ng time. Hanap po kayo ng paraan para ano, para kayo ay makapag-shoot ng inyong mga ano, ng inyong mga manuals o meron kayong mga ano diyan, mga paraphernalia na pwede nyo magamit para mag-detect po ng text. Sige, bingo kayo ng 5 minutes for this para po dito sa ating text type module using Adobe Capture. So hindi ko muna siya isa-save kasi ulit lang tayo eh. Okay? So ulit, iban kaya iba. Subukan ko iba naman. Magde-detect siya ng ano eh, ng, ayan. Okay, so bigyan ko kayo ng 5 minutes. Kaya tanyo na detect na yan. So ako po ay bababa muna para i-check ko yung aking ano. Para mas setup ako ng mas okay na ano na. Na setup. Okay po. Sige. Bigyan ko kayo ng 5 minutes for this. Ano ka dito? Ako po ilipat muna ng aking location. Wait lang po. So I'm just going to give you time for exploring this. Baka subukan nyo rin yung ibang ano, ibang modules like materials, mamaya audio, papakita ko sa inyo paano gumagamit ng audio. Okay? Sige. Bigla akong nalipat ng aking office. Pasensyaan nyo na po. Kasi dumating na yung aking wife at siya na yung mag-aalaga ng aking 2-year-old daughter. Oops! I hope you're all okay. Sorry for the noise. Okay. Lipat mo na ako dito sa kabilang side. Para makapag-dual screen na po ako. At mag-change din ako ng aking microphone. I hope. Okay po yun. Hopefully. Hello. Ayan. Can you hear me loud and clear para po sa ating mga attendees? Ako po ay medyo bumaba na. Bumaba na ako sa aking ayan. Gumagamit iba na yung aking ginagamit. Ayan, nasa baba na ako ng aking office. Ayan. Medyo bagong gising dahil sa nag-alaga ng daddy duties. Daddy duties nga. Okay. Ayan. Okay. So, lipat lang uli ako dito sa... Stop ko lang uli yung video dahil sa... Ayan. So, balik tayo dito. Lipat ako ng iba namang module. As you would see here, pwede nating subukan yung...
Ilipat lang ako dito. Wait lang po, ah. Alam lang ako ng manual. Ano saan yung manual ko kanina? Wait, where is my manual? Nakita ko rin aking manual. Okay. So, let's go back and resume this. Ipat ko lang po uli yung aking, ano, aking, para makita nyo aking screen. As you would see here. Pengi manual. Ninang manual. Kahit ano pong manual yung gamitin nyo, wala pong problema. Kahit anong nakita nyo label dyan, pwede nyo gamitin. Okay? Ayan, lipat lang ako dito. Kita nyo yung aking kitchen. And then yung aking dining. Okay. So as you would see here, dito naman tayo lilipat. Nandito na ako sa aking table ngayon. And kung gusto nyong gumawa, kanina pinag-usapan natin yung pag-detect ng text, di ba? So, subukan naman natin ngayon is what if kung gusto nyo gumawa ng shapes, di ba? Kung gusto nyo gawing vector yung isang mga, yung mga nakita nyong designs, for example, di ba? Kunwari, ito gusto nyo gawing vector ito. Yan, di ba? Pwede nyo gawin yan. Automatic po, nagagawa nyo yan using, let's say ito, gusto kong gawing vector po ito. Di ba? Yung nakita nyong design dyan. Pwede nyo rin siyang i-tweak or baguhin using the slider para po maging vector yung isa sa mga gagamitin nyo. For example, ito, gusto nyo gawing vector po ito, di ba? Kasi gusto nyo siyang vectorize. So, medyo gumagalaw lang yung ating, ano, kasi may fan ako dito. Yan. Let's say, stay still. Yan. Kunwari, gusto kong gawing vector to, di ba? So, pwede kong i-press yung capture button. At pag nag-capture ako niyan, makikita nyo, gagawin na yan vector. So, nakita nyo, galing sa camera, gagawin na siyang vector ng images. Paano natin malalaman na vector? Ito po ay pwede nyo i-edit pa. Let's say, press natin yung brush and pwede nyo tanggalin yung mga hindi nyo kailangan. Ay, sorry. Baliktad. Cancel muna natin. Gusto nyo i-erase yan. Kunwari, gusto nyo linisin yan. Pwede nyo pong linisin to. Kita nyo yan, no? Yan, pwede nyo linisin yan. So, malinis na malinis yung inyong ginagawang vector art by just using this tool. Yan, this module, yan. Sige nga, subukan nyo to. Ayan o, di ba? Kunwari, gusto kong gawin. No, copyright infringement ha. Kumbaga parang, this is just for demonstration purposes. As you would see here, pwede kong i-click yung done. And meron na ako ditong ganitong klase. Kunwari, gusto kong i-crop to. Pwede kong baguhin yung cropping niya. Di ba? Yan, di ba? Kunwari meron ko yung ginawang sketch, di ba? Kunwari nag-sketch ako dito. Tapos gagawin ko siyang vector, pwede kong gawin dito. So press ko yung smooth, subukan natin yung smooth. At sinusmooth na niya on. Nakita nyo? Yung iba may konting discrepancies dito kasi pangit yung pagkaka-picture ko eh. Dahil alam nyo naman I'm doing this on the fly, on the go. Pero kung kayo po ay hindi naman nagmamadali katulad ko, katulad na dinademonstrate ko sa inyo, kayang-kaya nyong mag-produce ng ganito kagandang mga vector images by putting more time on ano yung ating pag-capture. Okay? In our case, sa demonstration natin na live, hindi ko siya nagagawa. Ayan. So press natin yung save and as you would see, nakagawa na tayo ng vector using this type of application or this function. So save natin to. Lagyan natin siya ng shape name. Gawin natin siyang audio. Yan. Just to pay, syempre, copyrighted po ito eh. So, yan. Orig audio. Yan. Press natin yung save. And kagandahan nito is that you can save this on a particular library. Pati yung kanyang, ano, pati yung kanyang color schemes. Napansin nyo mamaya, pag-usapan natin yung color schemes. Actual gradient, pwede natin i-save. Mamaya, gawin natin yan. So, click mo natin itong save. Huwag natin isama itong mga to kasi huwag natin idamay yung mga yan.
So press natin 'yan. Tapos gusto niyang i-save po yung picture na ginawa natin. Sige, save natin. Allow access to all photos. Sige, save natin. Save. So nakita niyo, save na siya agad and nandito siya napunta sa ating library, which is yung abstract letters love collage samples. Yan yung pinagamit ko palagi na na sample eh. Okay? Ayan. So try natin, gawin niyo po. Subukan niyo gawin yung ating paggamit ng ating camera. Tapos gumamit tayo ng shapes. Yan. In my case, tignan nyo, oh, di ba? Pwede nga akong gumawa ng vector na ano, na keyboard by just using this. Pwede kong taasan, pwede kong babaan, ano, di ba? Yan. Yan yung paraan para ano, para po baguhin nyo yung coverage na using the slider dito, ayan, oh. So, i-position nyo lang ng tama. Para maging ano siya, parang plain black and white. Okay? Sige, bigyan ko ng time to do this para po sa ating mga nag-hands-on. And ano po masasabi nyo sa technology na to? Tingnan ko lang po sa ating chat box. Ang app po na ito, ang tawag dito ay Adobe Capture. Ayan po. Kanina pinakita ko na yung ating link kung gusto nyo pong i-download. Sir, ma-vector po ba siya kapag human? Actually, pwede po. Kung example, ako na lang. Try ko. I-vectorize ko yung aking sarili. Wait lang ah. Subukan ko ah. Kasi may nagtanong kanina eh. Yan. I-flip ko lang yung ano keyboard. Ayan, kita nyo. Yan. Medyo hindi lang maganda yung aking camera. Hindi, yung aking lighting right now. Pero as you would see, ano, pwede kong i-vectorize yung aking sarili. Wait lang, hindi pala nakikita. Hindi pala nakikita. Ayan, o. Oh. Ayan nyo, di ba? Pwede kong i-vectorize yung aking sarili. As you would see, ano, ka-vectorize na ako. Pwede kong baguhin ulit yung cropping. Let's say, gusto ko nandito lang. Di ba? Kunwari, ayaw ko yung microphone nandiyan. Di ba? Tapos, pwede kong i-smooth yun. Yan, di ba? Tapos pwede ko pa rin ano yan, pwede kong i-on yung smoothing. Ano, vectors na agad siya. Yes po, ang ma-recommend ko po sa inyo is kung gusto niyo mag-practice, gamit po kayo ng ano, hanap kayo ng smartphone or lang Android or iOS device para po makapag-ano kayo, makapag-practice kayo nito. Pwede po ba mag-cartoonizer? Ito, actually, vectors na ito. Pwede na itong cartoons eh. Pwede siya sa landscapes din po? Yes, pwede. Anything that the camera can capture, pwede nilang i-convert into an asset. Kaya nga tawag sa kanya, Adobe Capture. Okay? Sige. Yan. Ay, wala na pala yung aking screen. Sorry po. Ayan, okay. Lipat ko lang yung aking isang screen pa. Buksan ko yung kabilang screen ko para hindi ako mahirapan. Wait lang po. Sa aking isa pang screen para makita ko sa kabilang side at nandun naman kayo sa ano. Ayan. Ayan, wala ata. Ayan, okay. Ipad ko dito sa screen na to, ha. Okay. Habang nakikita ko yung inyong mga comment, kasi nakatatlong screen na ako ngayon. Three screens na po yung ginagamit ko right now. Okay. Talaga, maganda po siya for designing. And ang kagandahan din nito, again, is that kapag kayo po ay naka-Creative Cloud subscription, yung inyo pong lahat ng assets na to, ma-open nyo sa Photoshop, Illustrator, InDesign. Ganda. Okay? Pang phone apps lang po ba siya, sir? Pwede to on any Android device, basta supported po niya. Yun lang talaga. Pwede siya sa tablet. Actually, yung ginagamit natin ngayon, tablet. Pwede siyang smartphone, tablet. Basta merong Google Play Store tsaka App Store, pwede siyang magamit. Pag laptop, meron naman ganyan sa laptop pero nasa loob po siya ng Photoshop. Tingnan ko nga kung nasa, may naka-install akong Photoshop. Meron na nito sa Photoshop eh. Meron na nito sa Photoshop. Sa Photoshop, may tinatawag na Adobe Capture sa loob po ng Photoshop. So kung gusto niyo pong gamitin to sa Photoshop, pwede niyo ring gawin siya sa Photoshop. Creative Suite po ay ano pa? Ang Creative Suite ay way back 2013 pa po. So 10 years na po yung Creative Suite. Creative Cloud po, yun yung nakakapag-access kayo ng mas ano, mas bagong technologies. Like alam niyo naman yung 10 years, sobrang laki na ng ano noon. Sobrang laki na ng gap na yun. Pwede nyo siya pang i-export. Actually, pwede nyo siya export. Ganito po. Save ko muna to. Ha. Save ko to. And then, yung ginawa ko dito is that I can export this
O, save ko na muna to. Lagi ko dito. Ayan, pwede, actually, nakita nyo, pwede, marami siyang binibigay ng options. Pero huwag muna natin pag-usapan yung options. Me. Lagyan natin me. M-E. Ayan. So, save ko siya. Done. Save ko. And yung ginawa ko dito, pwede nyo siyang, ano, pwede ko siyang i-share. Ano, export as. Anong klase? Ayan. Kita nyo po sa ating screen. Ano, pwede ko siyang export as image, pwede ko siyang export as SVG, pwede ko siyang export as PDF. So, kung pwede siyang ano, gawin sa kahit ano, actually, pag ginawa nyo siya sa SVG, ano na siya, vector graphics siya, pwede siyang ilagay sa Illustrator, i-edit nyo pa, i-modify nyo. PDF, pwede nyo ilagay sa Photoshop, pwede nyo i-print, gawin yung t-shirt, and for some strange reason, gusto nyo gawing t-shirt yung ano. Image, yan, image as PNG, yan, okay, or JPEG, okay? Yan po. Pag nasa loob kayo ng mobile application. Okay. Yes, first up pa lang po itong ginagawa natin. Actually, isang buong ano to, isang buong parang, sabi nga nila, parang metaverse. Nasa loob tayo ng metaverse. O multiverse, tawag nga nila. Okay. So, balik ulit tayo sa camera. Okay. So, ano yung napag-aralan natin? Napag-aralan na natin yung subukan naman natin itong materials. Okay, so kanina pag-usapan natin yung type, yung shapes, gawa natin yan. Pag-usapan natin yung graphics naman, graphics. So ano na nagagawa nito pag nag-create tayo ng graphics? Okay, so, kunwari, pipicturean ko na lang muna yung aking keyboard na madumi. Madumi ba yung aking keyboard? Medyo madumi para sa akin. Ha? Ayan, so click natin yan. And as you would see, pwede kayo mag-capture ng graphics using your camera, tapos i-edit nyo na siya. Di ba? Kunyari, gusto nyo yung R lang dito. Pwede natin i-crop. Pero gusto nyo, ito lang yung quer. Ganyan lang, ito lang, di ba? Quer. Tapos pwede nyo i-crop, i-rotate. Kung gusto nyo i-rotate, magagamit nyo agad siya on the fly. Pwede nyo rin siyang i-refine. Kunyari, gusto natin i-refine. Pwede nyo lagyan ng remove background, di ba? Gagamit po yan ng artificial intelligence para itanggalin yung ano. Ay, nag-crash. Parang si Crash, nag-crash. Mukha nahihirapan siya doon. Isa pa. Camera. And then, graphics. Ayan. Pwede natin i-remove background. Subukan natin. Baka talaga nagka-crash siya o pag ganun. Subukan natin. Then, nag-iisip pa kasi siya. Hintayin nyo lang. Hopefully, hindi siya mag-crash. Ayan, background remove, sabi niya. Background remove. Ah, hindi niya na-detect na may background. So, okay lang. No worries on that. Pero kung meron kayong gustong i-ano, i-remove the background, let's say mag-picture ako, ah, balikan natin. Discard natin muna to. Kunyari, may background ako dito. Then, pagpasensya nyo na po at ano, ginagamit ko talaga sarili ko as ano. Ayan. So, try nga natin, gamitin natin yung remove background. Nagamit siya ng artificial intelligence para i-remove yung nasa background natin. Ayan, nakita nyo. Ang galing, di ba? Just using that, na-remove natin yung background. Pwede na kayo magkuha ng ano, ng tawag doon, 1x1 o 2x2 pictures nyo using this. Di ba? So, meron siyang artificial intelligence para dito. Kanyang gusto nyo i-blur naman yung background, gusto pwede nyo gawin yan. Gusto ko lagyan ng background color. Let's say, sabi nyo, ang school nyo ay kulay, let's say, green, di ba? Dark green or moss green. Pwede nyo gawin yan. Ay, hindi ko nilagay. Nilagay ko ba? Red. Ayan, nakita nyo, di ba? Pwede agad kayo magbago. Para pag may kasalanan kayo, pwede kayo agad magbago. Ayan, di ba? Pwede nyo gawin yan. O, di ba? Okay. Pwede pa tayo mag-cropping. Gusto nyo i-crop yan. Di ba? Kung gusto nyo ganyan lang. Ayan. So, hindi ko na siya save kasi nag-gets yun na yung idea. Sige, subukan nyo po. Gawin kayo ng ano. Try nyo pong gawin yan on your own using graphics naman po. Okay? Oh, konting refine na lang po sa Photoshop noon. Pwede nyo isend siya sa Photoshop. Lahat kasi nung ginagawa nyo dito, connected din siya sa Photoshop ninyo eh. Photoshop, Illustrator, sa lahat ng desktop apps ninyo. Okay? Sige. Meron naman po kayo natutunan on this session. Pag-comment nga po, yes, kung meron kayong mga natutunan on this session. Yan. Yes, you can use Photoshop Elements din po kung gusto nyo. Okay. Yan. So, pag-usapan naman natin yung iba.
turuan natin yung iba, ituro natin yung iba pang mga techniques dito. Okay. Next naman natin is, let's do, napag-usapan na natin yung type, napag-usapan na natin yung shapes, napag-usapan na natin yung graphics. Let's do another one, which is colors. Diba? Colors naman. Kunyari, meron kayo nakitang isang design. Yung design na yan, gustong-gusto nyo yung pinaka-colors. Diba? Kunyari, katulad nito. Ito, meron ako ditong Amazon Echo. Nandiyan. Diba? Nakita, kunyari, nagustuhan nyo yung color ng Amazon Echo dito. Diba? Yung kulay teal or bluish na ano na yan. So, pwede kong pinutin yan. And as you would see, ika-capture na yan in real world. So nakita nyo, andito, meron siya ditong kulay blue. Na pwede nyong ibaguhin. Let's say, gusto kong ilipat yung blue na to dito. Diba? Kunyari, yan. O, ano kayang kulay itong blue na yan? Diba? Para saan ba yan? Pwede nyo mahanap yan dito. Yan, oh. Ito pala yung ginamit na blue. Diba? So, yung image na yan, pwede ko pang baguhin. Let's say, mas gusto ko yung dark blue na lang dito. Pwede kong baguhin yan. Diba? Or where you can use also color harmonies para i-check natin kung ano yung mga pwede nating baguhin. Yan. Yan. Pwede nyo rin baguhin kung eksaktong point doon sa inyong ginawang gradient. Pwede natin i-save ito. And as you would see, lahat ng kinuha na natin picture dito sa ating echo dot na picture, pwede natin baguhin. Ngayari, baguhin ko yung kanyang pangalan. Let's say, Love Blue. Diba? Love Blue. Kasi nagustuhan natin yung blue dito. Eh. Diba? Love Blue Echo. Yan. Save natin yan. Love Blue Echo. Done. Diba? And pwede natin siyang i-save yung pinaka-color, pwedeng graphic din, sinave natin. And pag-click natin na save, save na po doon yung ating gradient. O, saan siya makikita? Dito siya. Lalabas siya sa ating Creative Cloud Library at nandun na yung ating gradient. Okay? Okay, so gradient po yung kina-capture natin on that. So next naman is, wag yan, hindi mamaya yan. Next naman is, balik tayo uli sa camera. And let's see kung paano kung looks naman, which is in specific like color grading niya. Di ba? Kung kayo po ay nag-video editing, may color grading tayo na ginagawa. So click natin to. Balikan uli natin yan. And as you would see, asset is not supported. Bakit kaya? Zero supported. Okay? So balikan natin. Baka may ano lang, may problema lang sa aking pag-capture. Diba? Kung yan, gusto kong blue na to. May problem, may bug. Last time naman, wala siyang ganun. Pero, as you would see here, anong ginagawa niya dito? Ang ginagawa niya dito, nag-create siya ng parang color grades. Nakita niyo, oh? Kasi pag nag-video editing kayo, pwede niyo magamit itong mga specific look and feel. Kaya, katulad dito sa office ko, home office ko, like parang medyo may pagka-warm siya. Diba? May pagka-warm yung environment. Pwede ko magamit yan dito. For example, gusto kong ganitong klaseng, ganitong klaseng feels, diba? Ganitong lot. Sabi nga nila, ayun, lookup table. Pwede kong gamin yan dyan. So, save natin to. Let's say, pag-click ko ng save. Ngayon na, lagyan ko. Warm office, di ba? Warm office. Save ko na po ito. Okay? Or you can do it on the fly. Nakita nyo, pwedeng lahat sabay-sabay na lahat. Kunyari, gusto nyo makuha lahat ng experience na yun. Pwede nyo gawin using that. Okay? Balik ulit tayo sa camera. And let's say gusto nyo gumawa ng patterns. Ito, gustong-gusto ko talaga itong ipakita sa inyo dahil sa this will be a game changer for all of you creatives o lalong-lalo na yung mga nagkikreate ng content. Imagine, no, tingnan nyo, pwede kang gumawa ng ganitong klase mga patterns by just using this type of implementation. Nakita nyo yan, no? Diba? Kunyari, may gagawin kayong design sa Photoshop. Gusto nyo yung ginagawa nyong let's say, illustration is napaka-unique ng kanyang pattern. Pwede niyong gawin dito. Yan, kita niyo. And tingnan natin dito sa left side. Hindi ko lang pinapansin kanina, pero pag tinignan niyo po sa left side, meron kayo makikita dito ng mga presets, let's say patterns. Pwede niyong baguhin yan dito. Pwede ganito ba ang implementation natin? Diba? Pwedeng grid ba siya na ganito? Which is ang pangit, diba? Subukan natin iba. As you would see here, ako lagi kong ginagamit ito. Yeah. Or hindi yan. Ito, yung pinaka this one or this one, which is napaka ano yun, parang psychedelic nung ginagawa natin dito. Okay?
Tapos pwede pa nating baguhin yan. Let's say magbago kayo ng isip. Let's say balik tayo dito sa ginagawa natin. Gusto nating lakihan pa yan. Pwede nyo baguhin yan, di ba? Or lakihan, liitan, mabaan yung number of colors. Pwede nyo gawin yan. Balik tayo uli dito. Pwedeng gamitin natin yung grayscale value. Pwede natin gawin na black and white. Gusto nyo gumawa ng pattern na katulad nito, pwede nyo gawin. Pero in my case, gumawin ko siyang color. Kasi click ko uli yung... Gusto nyo maging interactive uli ito. Press natin itong button na yan, yung ating confirm. And pwede natin tayo mag-zoom in, zoom out. Pwede natin baguhin dito sa actual picture natin kung saan natin pwedeng baguhin yung pattern. Makita nyo? Pwede nyo pang baguhin yan. Or kung gusto nyo balik sa pagiging interactive nito, yan, balik tayo dito. This one. Saan na yung aking... balik tayo dito sa... May mga preset siya. Kita nyo, meron ditong shadow, saturation, brightness. Yan, ang dami nyo pwedeng paglaruan dito. Okay? Yan. Diba? Imagine, no? Disclaimer lang po, baka may mga ano sa inyo, ah, yung tawag doon, mahiluhin or nagkakos ng, ano, ng panic attack pagdating sa ganito. Yan. Diba? And then, kunyari kung gusto kong i-save to, let's say, i-save ko na to, ah. Click ko yan. Gawin ko siyang pattern. Click ko yung save. And as you would see, pag click ko lang save, gusto kong gawin na yellow pattern. Di ba? Yellow pattern. Yellow pattern. Tignan natin yung save. Done. Nakita nyo, pati yung type na didetect niya, pati yung shape, pattern, colors na ginamit ko, gradients. Pwedeng gawin ko yan on one fly lang. Kasi gusto kong save lahat yan. Pwede kong gawin yan. Click ko yung save and as you would see, lahat yan na-save ko na. Hintayin nyo lang, mag-synchronize po yan. Yan. So, kailangan nyo lang din na medyo mabilis na internet connection para dito. Ayan. Makita nyo, di ba? Pati yung type na ginamit, nagbigay siya ng suggestion sa inyo. Yan. Liam Regular. Although parang malayo siya. Pero, it really happens. May mga nangyaring ganyan. Okay? Ayan. So, balik tayo dito. Camera uli tayo. Nakita nyo, napaka-versatile ng application na to on which nakita nyo, ang dami pwede tayong possibilities na gawin. Okay. So, balik tayo dito naman sa brushes. Let's say, dito naman tayo sa brushes. Let's say, gusto nyo sa Photoshop. Meron ba dito mga Photoshop users? Pakicomment nga po PS para doon sa mga Photoshop users. PDS. BDS. PS yan. So, ang tanong, para saan ba to? Paano makakapag-benefit dito yung mga Photoshop users? Paano dito makakapag-benefit yung mga Photoshop users? Ganito po. Let's say gusto nyong gumawa ng pattern or brush sa Photoshop na ganito yung itsura mismo. Yan, kita nyo? Pwede nyong gawin yan. Let's say gusto kong ganito yung pattern na gawin ko sa Photoshop. Kita nyo, oh. Kita nyo? Napakaganda ng pinaka-pattern. Let's say meron kayo makitang ibang klase naman. Let's say gusto ko specific lang na S lahat lang. Ganyan, S. Itong S lang na to. Actually, pwede ko siyang gawing brush, itong S na to. Yan, di ba? Ano? Di ba? Yan, pwede kong gawin yan. And I can definitely do something like that. Di pag nakita nyo, yan o. Di ba, imagine kung gagawin nyo to sa Photoshop. I-define nyo to. Kasi ilitan pa natin, masyado ako nalaga yan. O, di ba? S. For some strange reason, kunyari, gusto nyo gumawa ng ganito. Diba? Kunyari, pwede nyo i-set yung settings, gusto nyo yung flow, gusto nyo RGB yung colors, black and white ba siya, gusto nyo nagbe-mirror, napansin nyo, yan, nagbe-mirror yung ating ano. I-zoom in ko lang, parang hindi nyo masyado napapansin. Pero yan, kita nyo? Yan, diba? Ang galing. Tapos gusto nyo, nagsa-stretch siya, kung gusto nyo nagsa-stretch, yan, parang distorted, grunge type na ano, pwede nyo gawin yan dyan. Size, pwede natin lakihan, yan, kita nyo? Pwede natin taasan yung flow. Taasan natin to. Size. Yan. Gusto nyo malaking-malaki yung ano. Yan, no? Pwede nyo gawin yan. Actually, ginagamit ko to para pag sa mga projects na may grunge. Di ba? Kunyari, gawa kayo ng grunge type. Or parang katulad nung... kung meron ba dito mga buhay na nung time na yun. Na yung sa Reagan magazine. Ito yung pinaka-favorite ko na, ano, na ginagawang klase ng, ano, ng approach. Yan, no? Gusto nyo
RGB siya or colored, pwede niyo gawin. O pwede niyo i-refine to, pwede niyo baguhin. Kasi gusto niyo mas wala yung ano, nakita niyo yung background. Nakita niyo yung background na wala. Pwede niyo gawin yun. O pwede niyo ilabas uli yung background, which is yung, diba, naka-gold kasi yung ano eh. Pwede niyo gawin. Okay? Pwede. Marami kayong pwedeng gawin dito actually. Marami niyo pwedeng gawin. So style, pwede natin baguhin yung style. Let's say gusto niyo parang scattered brush. Pwede niyo gawin yan dyan. Ang dami yung possibilities na pwede magawa. And ito po ay nagsisynchronize. Sir, yung color pwede po mong apply? Yes. Depende yan sa style na ginagamit mo dito. Napansin nyo, sa style dito, meron siya mga ganyang klase ng presets. Or pwede nyo gawin siyang vector brush. Kita nyo, may pixel tsaka vector dito. Pixel and vector. So in my case, ginamit ko pixel dito. Pwede kong gamitin siya as is. Kanyari yan. Diba? Pwede kong gawin na ganyan siya. And ang nakakatuwa dyan, pwede mo siyang itry kung paano siya gumagana. Diba? Ano? Diba? Actually, ang nakakatuwa dito, kahit hindi kayo naka-desktop, naka-computer mismo, pwede mo magawa ito. Okay? Yan. So, settings, refine, ang dami kayong options dito. Let's say, pwede ko lang i-click and save. And as you would see here, pwede ko siyang i-save as S key, di ba? S key brush. And any pattern na makita nyo sa in real world na pwede nyo magamit. Texture brush po pwede, like hair and glass. Yes po, picturean nyo yung hair. Actually, pwede nyo picturean yung hair, no? Pwede nyo gawin yun. Pwede kayo makikita ng picture na may hair, pwede nyo picturean yun. Walang problema, kaya nyo pong gawin yun. Subukan natin, done. Or, pwedeng existing din na mga app na ano, na mga pictures na nakita nyo, pwede nyo gamitin. What time po matatapos ang webinar? Parang gusto nyo matapos yung webinar. Sige, pwede. Tapos na po ba yung webinar? Sige po, pwede natin tapusin agad. Ayan, pwede natin gawin yan. Alam ko po, pwede ko siyang tapusin ng 11. Pwede naman. Save natin, save. Ayan na, nandun na yung ating brush. Diba? Itong brush na to, pwede nyo na po ito makita sa Photoshop ninyo. Yung ginawa natin ngayon. Okay? Ayan. So, click natin uli yung camera. Dami tayong nagagawa, diba? Meron, nagawa na natin yung brushes, nagawa natin yung patterns, nagawa natin yung looks, nagawa natin yung colors, graphics, shapes. Ano pa ba? Materials, ito. So, itong materials na to, may nakita ko sa inyo kanina, paano kung gusto nyo gumawa ng material naman na parang pang gold, diba? Ngayon. Itong ginagamit kong MacBook is a rose gold. Pwede ko siyang gawin na material. Ayan, kita nyo? Ayan. Pwede kong baguhin yan. Kunyari, gusto ko medyo hindi siya rough. Parang gusto ko shiny yung rose gold. Pwede nyo gawin yan dyan. Detail, mataas yung detail. Intensity. Kung gusto nyo baguhin yung kanyang shape, yung actual shape nito, pwede baguhin yan dyan. Baka may magtatanong, pwede po ba itong anything, let's say picture, pwede po. Nag-repeat ba siya? Pwede siyang repeat na ganito? Kita niyo, oh, di ba? Pwede ko ba siyang baguhin na iba yung klase yung kanyang texture? Pwede ganyan. Para po dun sa replay ng ating session, i-upload din po namin to sa YouTube channel. So, just give us some days para po dito sa ating replay. Mas maganda po, panoorin nyo lang siya sa YouTube channel namin na replay. Para po makatulong din kayo sa aming YouTube channel. Ayan po. Ayan, kita nyo yan. Let's see, kung actual product, pwede nyo gawin yan dito. Ayan o. Diba ang galing? Kasi medyo metallic siya. Simple na lang natin. Balik natin dito. Tanggal natin yung repeat. Diba? Kunyari gusto nyo wood yung pattern or box yung pattern, pwede natin gawin yan. So, subukan natin, balik tayo. Discard lang natin to. Kunyari gusto natin gawin wood pattern or plastic pattern, pwede nyo gawin. Let's say, picture lang natin tong plastic na to. Huwag yung kaibigan nyo, ha. Ayan. Pwede nyo picturean yan. Picturean nyo yan. So, mas maganda kung talagang plastic lahat or in my case, let's say, box. Let's say, box na to dito. Ayan. Pagpasensya na po, medyo madumi pa dito sa gilid ko. Nandiyan po yung aking VGA cord. So, yung box na yan, pwede nating i-capture yan into a box pattern. Wait lang.
i-crop lang natin. Tanggalin natin yung ibang mga properties na nandito. Let's say, pati i-zoom in para box lang talaga lahat siya. Diba? Kasi box lang talaga lahat na nandyan. Yan. Diba? So, pwede natin i-refine. Yan. Lahat sila, box lang yan. Diba? Box pattern. Saan natin yung detail. Blend edges. Tapos, meron siyang bago dito. Hindi ko pa na-try ito. Ha? New na convert to AI-powered materials. Hindi ko sure kung paano siya gumagana right now kasi nakita ko lang to. Ano kayang ginagawa nila dito? Convert to AI-powered material. Hello po, Sir Rollan. Nawala yung audio niyo po. Hello? Ayan. Nawala yung audio ko. Nangyayari talaga yun sa Zoom. Okay? Ayan, kita nyo. Ngayon ko lang nalaman to. Meron pala mga ganitong klase ng ano. Convert to AI-powered materials. Ano kaya? Pag binalik ko kaya, ano mangyayari? Okay, mabilis naman pala. Okay? At napansin nyo, ito yung lumang variation niya. Pag ginawa ko yung convert to AI powered materials, parang siya na yung nag-fill in. Parang siya na yung gumamit talaga siya ng AI, 'di ba? Artificial intelligence para dito, which is good. Ayun oh. Wow. Never pa ako nakita-encounter ng ganitong klase. Oh, another first for me. Another first for me. This is something new for me. Oh, wow. Ang galing. Ngayon ko lang napansin to. Galing yun. Na amaze mismo, no? Live. Click ko yung save. Saving your materials will take a few seconds to process a high-res version. A high-res pala yung ina-output niya. Okay. Got it. Ayan, di ba nag-hang? Hindi kinaya. Kanya pa ba kayo? Hello? Kamusta po? I'm learning a lot din. I'm also learning a lot on this new session, new updates. Okay? Nawala po audio. Nawala audio ko uli? Okay na po, sir. Ma'am? Okay na, nawala sir. Nawala uli audio ko. Wait lang. Dali. Titignan ko lang. Baka mag-leave muna. Kasi hindi ko narinig si Ma'am, si Ma'am La Arnie. Ah, okay naman yung audio. Okay. So, ito na lang. May huli na akong papakita sa inyo tungkol dito sa Adobe Capture. I-try naman natin tong audio recording. Okay? So, imagine nyo on the go, pwede nyo gawin to. Pwede kayo mag-audio recording. So, ang tanong, kayang-kaya naman ng kayang-kaya naman to ng aking phone, di ba? Yung audio recording. So, anong kaibahan nito? Anong kagandahan nitong audio recording na ginagawa naman ng Adobe Capture? Ito po. So, subukan natin mag-audio recording. Gawin ba natin? Paki-comment nga po, go! Para malaman nyo, ano kayang kagandahan itong ginagawa natin dito? Sabi nila, here pa po, medyo mabagal lang internet. Yes, okay. Salamat po. Ayan, so ito na. Merong artificial intelligence. Merong artificial intelligence sa loob ng Adobe Capture na ganito yung gagawin natin. Ha? Pakita ko sa inyo muna. Mag-recording muna ako dito. Let's say, ito, babasahin ko yung nasa user manual. Let's say, ano nga ba nakalagay dito sa user manual? Okay. Nakalagay dito sa user manual is, ito yung sabi niya, connect your USB device. Basahin ko lang po, ha? Gagawa ko na narration dito. Or mag-recording ako. Connect the USB charging cable to a power source and insert the micro USB tip in the charging port located underneath the port flap. Let the aqua thumb reach full charge approximately 2.5 hours if the battery was completely drained before use. The LED light will turn red while the speaker is charging and turn off once fully charged. Wow. Hindi ganon.
Baka wala pong ano audio sa Android, check nyo po yung updates kasi ako ngayon ko lang din na check na may mga updates pala ako eh. Okay. Ayan, so meron na akong ginawang recording, di ba? So i-press ko yung okay. So anong nagagawa nito? Tingin niyo napansin niyo sa screen ko nakalagay transcribing. Siya na po mismo magta-transcribe nung mga sinabi ko at i-detect niya yung language na ginamit ko. Syempre in my case English, pero alam niyo naman hindi naman ganoon kaganda yung aking speaking voice at hindi naman ako totally trained pagdating dito. Pero pag napansin nyo, i-play natin. Play lang natin ah. Natang audio. Walang audio. Wait lang po ah. Walang audio yung aking ano. Hindi nyo narinig tuloy. Hindi ko rin siya narinig. Wait lang. Tingnan ko sa aking ano iPad. I'm wondering why kung bakit walang audio. Tay lang po ha, check ko lang. Hindi kasi narinig yung audio eh, pero ang nagagawa nito, kita ko po sa inyo ha, ang nagagawa nito is that kapag inon natin yung enhanced voice recording, pati yung noise sa background ay matatanggal niya. Nasubukan ko na po ito. Tinry ko to kanina. Pag nag-click ako ng sound enhance, wala na po yung mga background noise na narinig nyo. Like yung may meron mga hiss, may mga kung ano-ano pa, marinig nyo siya na maayos. In my case, hindi lang siya narinig on... Kahit ako, hindi ko siya narinig right now kasi naka-connect yung iPad ko sa aking computer at hindi siya nagbo-broadcast. Wait lang, tignan ko lang sa properties ko. Okay naman. Wait, hintay ko lang. Tingnan natin kung lalabas dito yung aking audio. Checkan natin. Wait lang. Ah, naka-ano ako. Wait, ayan. Subukan na natin. Connect the USB charging cable to power source and insert the micro USB tip in the tip. Charging port located underneath. Ni marunong mag-pronounce. Let the Aquaton reach full charge. Yan. Yan po yung ano. Yan yung... yan yung ating... What do you call this? Malinis na. Nalinis na niya. Tanggalin natin yung... Ano, tanggalin natin yung sound enhancement. Pakinggan natin mabuti. Ha? Pakinggan natin. Pakinggan uli natin to nang walang enhancement. Approximately 2.5 hours if the battery was completely drained before use. Napansin nyo? Maingay siya. Maingay siya at hindi masyadong malinaw yung aking boses na naririnig. Pero pag inon ko yung enhanced voice recording, tingin nyo. Tingnan nyo kung ano mangyari. Is charging and turn off once fully charged. Wow. Oh, diba? Mas malinaw yung aking audio by using artificial intelligence and using enhanced voice recording on this. For example, i-click ko na yung save and automatically ito po ay nakasave na sa on my device. Let's say, ay, tumutunog tuloy lahat. Wait lang po. Lipat ko lang uli sa aking sound sa aking headset. Yan. Audio. Yan. Done. Save. Okay? So yan, yan yung lahat ng pwede nyong magawa sa loob ng Adobe Capture. And I hope na meron kayo natutunan sa paggamit ng Adobe Capture. Bigyan ko lang din kayo ng time para aralin nyo siya. Explore nyo siya kung paano siya gumagana. Para malaman natin kung ano yung mga practical use cases. Ako, ginagamit ko to for gathering information, gathering inspirations, magawa ng mga mood boards at kung ano-ano pa.